Good day, Kamaster. In this video, tuturuan ko kayo kung paano buksan itong Amaron battery. Ang size nito ay 3SM, 70 amperes, 12 volts, maintenance free battery. Pag sinasabi po na maintenance free battery, yun po yung disposable na baterya. Hindi na siya pwedeng lalagyan ng distilled water or battery solution pag once na ito ay naigahan o natutuyuan na ng tubig. Pero alam mo naman tayong mga Pilipino, mahilig sa mga paraan hanggat kaya pang gumawa ng paraan para lang makatipid, iiwas sa gastusin habang nag-iipon ng pambili. So ito ay Amaron High Life. Ito yung pinakamatibay na baterya sa Amaron. Ito yung kalaban namin. I think gawa ito ng India. Ito yung pinakamatibay ng baterya sa India. Ang pantapat natin nito sa Motolite ay Excel, yung kulay green. So ito ay i-check na rin natin kung buo pa o sira na ang baterya na ito. So paano nga ba natin i-check ito? So unang-una na gagawin natin, siyempre i-tester natin yan. Ito ay sa positive, ito ay sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 11.9 volts. So, 11.9 volts po ang reading sa battery na ito. So, pwede pa po i-charge yan pagka ganyan. So, next na gagawin natin, bubuksan natin itong takip nito. Ito na yung sinasabi kung paano buksan ang Amaron battery. Dito lang po yan siya. Para ma-check na rin natin yung tubig nito, ilalim kung ano na status. So sa pagbukas naman dyan, kayo ang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin. Nasa tingin nyo ay pwede na makapagbukas nyan. Ako ang aking gagamitin ay itong flat screw. Ito po ang itsura ng flat screw. Yung malapad yung kanyang dulo. Ayan, malapad yung dulo niya. So buksan na natin yan. Dito lang po sa gilid ang pagbukas nyan. Ayan. Ganun nyo lang po. Ayan, so bukas na yan. Dito naman sa kabila. Ganon nyo lang. So, bukas na yan. Napakakapal ng kanyang takip. Talagang matibay. Pang matagalan. Masisilip na natin yung tubig yan sa loob kung meron pa ba or wala na. So, kumuha kayo ng flashlight at flashlightan nyo para makita ng maigi. Ayan, kung mapapansin natin, nasa tamang level pa ang sukat ng kanyang tubig. Ayan. So, no need, hindi na kailangan na dadagdagan pa ito ng distilled water. Kasi po, nasa tamang level pa ang tubig niya. Walang labis at walang kulang pa po yan. Pantay-pantay pa po ang level ng tubig niya. So, sukatin naman natin yung tubig niyan. Dito tayo mag-una sa positive kasi ang style nito, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So dito tayo mag-una sa positive. Ang sukat ng tubig ay 1275, which is tumapat po yan sa kulay green. So ibig sabihin, good po yan, may specific gravity ang tubig ng baterya. Pangalawang butas, ganon din po, tumapat sa kulay green ang sukat ng tubig, which is 1275 po yan. So, ibig sabihin, may specific gravity ang tubig ng baterya. Pangatlong butas, ganon din po, tumapat pa rin sa kulay green ang sukat ng tubig, which is 1275 po yan. So, may specific gravity pa rin ang nasabing tubig ng baterya. Pang-apat na butas, ganun pa rin po, 1275 pa rin tumapat ang sukat ng tubig, which is may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya, which is good po yan. Panglimang butas, ganun pa rin po, 1275 pa rin tumapat ang tubig, which is nasa kulay green, may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least, ganun pa rin, 1275 pa rin ang sukat ng tubig, which is tumapat sa kulay green. So may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya. Overall, ang status sa baterya nito, isira na po siya. So ganyan lamang po ang pag-check sa baterya at saka kung paano buksan ang Amaron battery. Okay? So ibabalik na natin ito.
So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito and maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Be My Motorlight. Bye!